Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, isi-share ko sa inyo guys kung ano, sino ba dapat ng mga business owners ang dapat na mag-submit ng financial statement. Akala ko dati statement of account, so sorry, mali pala ko. So financial statement. So before tayo guys pupunta sa financial statement, no, gusto ko lang munang i-share yung aking medyo hurtful experience no sa aming BIR authorized agent. Kasi ganito kasi yung nangyari guys. Kung hindi ako nagkakamali, 'di ba, nung sa train law, yung 3% 'di ba naging 1%. No, pumunta ako second quarter or third quarter last year 2021. Para magbayad ang aking 2551Q na tax. Ano. So, pagka-submit ko, guys, doon sa office, no, sinabihan ako na, ma'am, yung inyong bayad no, sa tax is kulang. Kasi nga, from 3%, naging 1%. Sabi ko, ha, ma'am, ano pong ibig nyo sabihin? Kasi yun pala guys, yung mga BIR agents, meron pala kasi sila doon na tinatawag na parang quota nila, no? So sabi niya, ma'am, kailangan taasan mo ang declared sales mo para tumaas din yung tax na babayaran mo kasi nga 1% na lang. Sabi ko gano'n na, di ba kaya nga ginawa ni Presidente Duterte na 1% na lang yung tax na babayaran para naman kahit papano eh makaahon or hindi ganun kabigat yung mga suliranin ng mga business owners. Kasi nga, di ba pandemic, yung iba nga nagsasara na. So, sabi ko dun sa kanya na, sige ma'am, magbabayad naman ako. Pero sa utak ko, hindi na ako babalik at magbabayad sa inyo ulit. Kasi sa GCash na ako magbabayad. Sabi ko, okay lang din ma'am kasi sa 1701Q ko, zero tax naman yun. And then sinabihan niya naman ako guys na, ay hindi ma'am, kahit zero tax yun ma'am, kailangan magbayad pa rin kayo. Ha? Bakit ako magbabayad? Eh zero nga yun eh. Para hindi daw magka-open case. Eh unfortunately, at sa totoo lang naman guys, nag-a-avail na ako ng zero tax, eh matagal-tagal na rin. Di sana kung nagka-open case ako, di matagal na. So, para minsan kasi naisip ko na parang, imbis na tulungan nila yung business owner na umangat, parang masyadong, para mas pinapahirapan pa no. Katulad din guys nung libro de benta or book of sales sa last namin na agent no, kami yung bumibili ng book of sales din, siya na lang yung nagtatatak no. Pero sa kanya hindi pwede guys, kailangan bilhin mo yung book of sales ng 300 pesos. So sabi ko, ano ba tama? Tama ba 'tong nangyayari? So anyway, so ganun lang yung ano guys, yung experience ko. Gusto ko lang i-share sa inyo, baka naka-experience din kayo ng ganyan sa inyong BIR authorized agent, no? Bakit sales agent pa yung sinasabi ko? BIR authorized agent, so I'm so sorry. So let us continue guys sa ating topic about financial statement. So yung financial statement guys, so meron siyang dalawang klase. Sa pagkakaalam ko, katulad sa mother ko, if yung annual gross sales mo guys is more than 3 million, kailangan magsubmit ka ng audited financial statement together with your income tax, no, yung inyong ITR. May submit niyo yun sa BIR. Kapag nagpagawa naman kayo ng audited financial statement, yung CPA, yung Certified Public Accountant na gagawa nun, is kailangan accredited din siya guys by BIR. Yun yung pagkakaalam ko. So, hindi pwede na kung sino-sino CPA lang yung gagawa. So, if ano naman guys, if below 3 million naman yung inyong annual gross income, yung pinapagawa lang is financial statement. So, hindi ko alam guys, no, kung magkakaiba ba yung presyo ng financial statement. Dito kasi sa amin, usually sa kapag papagawa ka ng sa Kinapawan City, 5,000 pesos guys yung financial statement. So medyo may kamahalan din siya. So yun ang dalawang klase ng financial statement.
audited financial statement for more than 3 million at saka below 3 million is financial statement lang. So ganun siya, guys. So sa akin, guys, kasi last year or almost the other year, yung aking annual gross income, no, sa aming business, zero tax talaga siya. So ina-avail ko yung zero tax, kasi syempre nakakatipid kayo sa zero tax, ano. Pero ngayon, dahil lumipat na kami ng aming location, hindi na siya zero tax. So, yung declare namin dito is more than 400K na siya, guys. So, dahil 400K, so kailangan daw ng, as per advice ng BIR, kailangan ng financial statement. Pero guys, meron akong vlog na nakita. So, ilalagay ko yung mga details dito, yung mga parang pictures dyan, para makita ninyo. Pwede din kayo guys mag-join dun sa group kasi marami silang natutulungan, ano. Din mismo yung vlog, ilalagay ko din yung link, no, para makita ninyo, para hindi sabihin na naggagawa-gawa lang ako ng story. So yung sa akin kasi guys, yung annual gross income namin is sobra siya ng 400k, no. Dahil sa pinili ko yung OSD, yung 40% deduction, optional deduction siya guys, yung pinili ko. Hindi na ako magsasubmit, pwede na hindi na ako magsubmit ng financial statement. Ayaw mo pala, balikan muna natin yung below 3 million. So kung below 3 million ka nga pala guys, and then yung inyong annual income tax is pinili ninyo yung itemized deduction, kailangan mag-submit kayo ng financial statement. So, yun pala yun. So, baka malito kayo. So, ulitin ko ha. Kapag below 3 million at saka yung pinili ninyong deduction is itemized, is kailangan mag-submit ng financial statement. Kapag optional deduction naman, yung 40%, is hindi na kailangan mag-submit ng financial statement. So, hindi na ako magsasabi doon sa 8% kasi wala akong idea doon guys. So, ayun lang. So, nalilito din ako guys dito sa, syempre, 1701A yung aking annual income tax return, ano. Wala ka naman kasi nakalagay, dati yung sa mga old na income tax return, meron doon nakalagay na itemized deduction. Pero dito guys, sa bago, sa 1701A, yung option lang talaga is graduated rates with OSD as a method of deduction at saka 8%. So, kasi sa itemized deduction, guys, talagang kung gagamit ka talaga ng BIR form, napakahirap ng itemized deduction, lalong-lalo na kung wala kang idea kung paano mo siya gagawin. Kaya ako, laging option ko talaga is 40% kasi hindi siya mahirap gawin. So, ewan ko ba kung paano ginagawa ng mga bookkeepers yung itemized deduction dito sa bagong form. Katulad nito, 1701A. So, wala akong idea guys. Basta ako 40% yung deduction na pinipili ko kasi mas madali siya. So, okay guys. So, last, opinion ko lang naman ito, ano. So, sa akin guys, kasi napagtanto ko, if kapag nag-option ka ng 40%, no, o yung OSD sa inyong annual income tax, at kapag lagpas siya ng, or more than 10,000 siya, para sa akin lang naman to, I think you need to choose talaga yung itemized deduction. Kasi, mas maliles yung babayaran nyo. Example, 10,000. So, kung 1,000 na lang yung sa, pag itemized deduction yung inyong pipiliin, magiging 1,000 na lang siya, plus another 5,000 para sa financial statement, 6,000 na lang yung babayaran mo. Ayun, nakatipid ka pa. Pero, kung mga more than 5K lang naman, mga 5,000 lang naman yung babayaran mo sa optional standard deduction, eh yun na lang yung piliin ninyo, di ba? Kasi kung pag mag-itemize ka din at saka example, 1,000 lang yung babayaran mo plus yung 5,000 for financial statement, eh 6,000 na din, di ba? Kasi hindi kasi mas hassle talaga pag optional deduction, guys. So, yun lang. Sana eh meron kayong natutunan sa video na ito, no? I hope you find this video very informative. Parang masyadong napahaba na yata itong vlog na to. So, if you are new to my channel, please do subscribe to my YouTube channel at click that notification bell button para ma-notify ka every time I upload a video. So, masensya na guys, no? Medyo madalang na ako
mag-upload ng video kasi nga busy ako. May dalawa kong anak na inaasikaso, tsaka meron din business. At tsaka kung ano, yung iba na nagko-comment, nagme-message sa akin, medyo matagal ako mag-reply. So, pagpasensyahan niyo ako. So, if you have a question, guys, please leave a comment lang po sa comment section box. Yung iba kasi nagme-message sa akin through email, no? Meron din namang nagme-message through Facebook. Ayun nga pala, guys, baka gusto niyo suportahan or follow yung aming yung aming vlog, no, as family, yung Centina vlog na nandoon din sa ano, Facebook, no? I mean, sa doon sa description box, no, ilalagay ko din. Baka gusto niyo lang. So, I appreciate kung fa-follow din kayo. Sa maraming salamat. So, gusto ko magpasalamat sa panonood din niyo, guys, hanggang sa dulo ng video ng vlog na ito. Parang nagra-rumble-rumble na naman yung pinagsasabi ko. So, maraming salamat. Daghan kayong salamat. At madamo, gid nga salamat. And I hope I'm going to see you again on my next vlog, guys. Ingat kayo palagi. Bye-bye!